si Noe at ang baha. At nangyari, nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at magkaanak ng mga babae, ay nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y nagsikuha ng kani-kaniyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa mga tao magpakailanman, sapagkat siya may laman. Gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon. At pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao at mga kaanak sila sa kanila, ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon ng mga lalaking bantog. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-isip ng kanyang puso ay pawang masasama lamang. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. At nagkaanak si Noe ng 3 lalaki. Si Sem, si Cham, at si Japheth. At sumama ang lupa sa harap ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. At tinignan ng Diyos ang lupa, narito sumama, sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito, sila'y aking lilipulin, kalakip ng lupa. Gumawa ka ng 1 sasakyang kahoy na gopher. Gagawa ka ng mga silid sa sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahim. At ganitong paraan ang gagawin mo. 300 siko ang haba ng sasakyan. 50 siko ang luwang. At 30 siko ang taas. Gagawa ka ng 1 durungawan sa sasakyan at wawakasan mo ng 1 siko sa dakong itaas at ang pintuan ng sasakyan ilalagay mo sa tagiliran. Gagawin mong may lapag na lalong mababa, 2 at 3. At ako, narito, ako'y magpapadagsa ng 1 baha ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lilipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman na may hininga ng buhay. Ang lahat na nasa lupa ay mangangamatay. Tatapwat pagtitibayin ko ang aking tipan sa iyo at ikaw ay lululan sa sasakyan. Ikaw at ang iyong mga anak na lalaki at ang iyong asawa at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. At sa bawat nangabubuhay sa lahat ng laman ay maglululan ka sa loob ng sasakyan ng 2 sa bawat uri upang maingatan silang buhay. Nakasama mo, lalaki at babae ang kinakailangan sa mga ibon ayon sa kani-kanilang uri at sa mga hayop ayon sa kani-kanilang uri. Sa bawat nagsisiusad ayon sa kanilang uri, 2 sa bawat uri ay isama mo sa iyo upang maingatan silang buhay at magbaon ka ng lahat ng pagkain na kinakain at imbakin mo sa iyo at magiging pagkain mo at nila. Gayon ginawa ni Noe. Ayon sa lahat na iniutos sa kanya ng Diyos, ay gayon ang ginawa niya. At sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka ng iyong buong sambahayan sa sasakyan,
sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito, ng lalaki at ng kaniyang babae. At sa mga hayop na hindi malinis ay dalawa, ng lalaki at ng kaniyang babae. Gayon din naman sa mga ibon sa himpapawid, tigpipito ng lalaki at ng babae upang ingatang binhing buhay sa ibabaw ng buong lupa. Sapagkat pitong araw pa ay paulanan ko ang ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi at aking lilipulin ang lahat ng may buhay na aking nilikha sa balat ng lupa. At ginawa ni Noe ayon sa lahat na inutos sa kanya ng Panginoon. At may 600 taon si Noe nang ang baha ng tubig ay dumagsa sa ibabaw ng lupa at lumulan sa sasakyan si Noe at ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak dahil sa tubig ng baha. Sa mga hayop na malinis at sa mga hayop na hindi malinis at sa mga ibon at sa bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ay dalawa't dalawang dumating kay Noe sa sasakyan na lalaki at babae ayon sa inuutos ng Diyos kay Noe. At nangyari ng pagkaraan ng 7 araw na ang tubig baha ay umapaw sa ibabaw ng lupa. Sa 600 taon ng buhay ni Noe, ng 2 buwan, sa 17 araw ng buwan, ng araw ding yun ay nangasira ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman at ang mga durungawan ng langit ay nabuksan. Tumulan sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. Nung araw ding yun ay lumulan sa sasakyan si Noe at si Sem at si Cham at si Japheth ng mga anak ni Noe at ang asawa ni Noe at ang 3 asawa ng kanyang mga anak makasama nila. Sila at ang bawat hayop gubat ayon sa kanilang uri at sa lahat ng hayop na maama ayon sa kanilang uri at bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kanilang uri at bawat ibon ayon sa kanilang uri. At nagsidating kay Noe sa sasakyan na 2-2 ang lahat ng hayop na may hininga ng buhay at ang mga nagsilulan ay lumulang lalaki at babae ng lahat na laman gaya ng inuutos sa kanya ng Diyos. At kinulong siya ng Panginoon at tumagal ang baha ng 40 araw sa ibabaw ng lupa. At lumaki ang tubig at lumutang ang sasakyan at nataas sa ibabaw ng lupa at dumagsa ang tubig at lumaking mainam sa ibabaw ng lupa at lumutang ang sasakyan sa ibabaw ng tubig at dumagsang lubhang tubig sa ibabaw ng lupa at inapawa ng lahat na mataas na bundok nasa silong ng buong langit. 15 siko ang lalim na idinagsa ng tubig at inapawan ang mga bundok at namatay ang lahat ng lamang gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ang mga ibon at gayon din ang hayop at ang hayop gubat at ang bawat nagsisiusad na umusad sa ibabaw ng lupa at ang bawat tao, ang bawat may hinga ng diwa ng buhay sa kanilang ilong. Lahat na nasa lupang tuyo ay namatay at nilipol ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid at sila'y nalipol sa lupa at ang natira lamang ay si Noe at ang kasama niya sa sasakyan. At tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa ng 150 araw. At naalala ng Diyos si Noe at ang lahat ng may buhay at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan. At nagpahihip ang Diyos ng 1 hangin sa ibabaw ng lupa at humupa ang tubig. Natakpan din ang mga bukal ng kalaliman at ang mga dungawan ng langit at napigil ang ulan sa langit at humupang patuloy ang tubig sa lupa at kumati ang tubig pagkaraan ng 150 araw. At samagsad ang sasakyan ng 7th buwan ng 17th araw ng buwan sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat at ang tubig ay nagpatuloy ng paghupa hanggang sa 10th buwan. Ng 10th buwan ang 1 araw ng buwan nang nakita ang mga tuktok ng mga bundok at nangyari pagkaraan ng 40 araw na binuksan ni Noe ang dungawan ng sasakyan ng kaniyang ginawa at siya'y nagpalipad ng 1 uwak
at ito'y nagparot pa rito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa. At nagpalipad siya ng isang kalapati upang tingnan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Tatapot hindi nakasumpong ang kalapat ng madapuan ng talampakan ng kanyang paa at nagbalik sa kanya sa sasakyan sapagkat ang tubig ay nanga sa ibabaw pa ng buong lupa at iniunat ang kanyang kamay at hinawakan at ipinasok niya sa sasakyan at naghintay pa ng muling 7 araw at muling pinalipad ang kalapati sa labas ng sasakyan. At ang kalapati ay nagbalik sa kanya ng dakong hapon. At narito't may dalang isang dahong sariwa ng olibo sa tuka. Sa gayon ay naunawa ni Noe na humupa na ang tubig sa lupa. At naghintay pang muli siya ng 7 araw. At pinalipad ang kalapati at hindi na muling nagbalik pa sa kanya. At nangyari ng taong 601 ng unang buwan, nang unang araw ng buwan ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa at inalis ni Noe ang takip ng sasakyan at tumanaw siya at narito't ang ibabaw ng lupa ay tuyo. At nang 2 buwan ng 27 ng buwan ay natuyo ang lupa at nagsalita ang Diyos kay Noe na sinabi, "Lumunsad ka sa sasakyan, ikaw at ang iyong asawa, at ang iyong mga anak at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Labas mong kasama mo ang bawat may buhay na kasama mo sa lahat ng laman, ang mga ibon at ang mga hayop at ang bawat nagsisiusad na umusad sa ibabaw ng lupa upang magsipanganak na sagana sa lupa at magpalaanakin at mga nagsidami sa ibabaw ng lupa." At lumunsad si Noe at ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak na kasama niya. Ang bawat hayop, bawat umuusad at bawat ibon, anumang gumagalaw sa babaw ng lupa ayon sa kanikanyang angkan ay nangagsilunsad sa sasakyan. At pinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon at kumuha sa lahat na malinis na hayop at sa lahat na malinis na ibon at naggalay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy at sinabi ng Panginoon sa sarili, "Hindi ko na muling susumpain ng lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata, na hindi ko na muling lilipulin pa ang lahat ng nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Samantalang ang lupa ay lumalagi, ay hindi maglilikat ng paghahasik at pag-ani, at ang lamig at init, at ang tagaraw at taginaw, at ang araw at gabi." At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, "Kayo'y magpaalalakin at magpakarami, at inyong kalatan ang lupa, at aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo. Hindi ko na lilipunin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha, ni hindi na magkakaroon pa ng bahang giliba ng lupa." At sinabi ng Diyos, "Ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay, nakasama ninyo sa buong panahon. Ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa kalapaan, at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa." At nabuhay si Noe pagkaraan ng bahang gumunaw ng 350 taon, at ang lahat ng naging araw ni Noe ay 950 taon at namatay.